Anyway, mga kabarya, sa video nating ito, pag-uusapan natin ang initial public offering o IPO ng ating PhilInvest Land Incorporated para sa kanyang Real Estate Investment Trust. At aalamin din natin yung step-by-step guide at important detailed information na patungkol sa ating PhilInvest REIT IPO. Okay? Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, Cryptocurrencies and Altcoins, gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright, bago natin umpisaan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. At alamin din muna natin yung mga basic definition of terms or acronym na gagamitin sa IPO ng ating PhilInvest REIT para well-informed at hindi maligaw yung ating mga beginner. Una, itong ating FLI, ang ibig sabihin nito ay PhilInvest Land Incorporated. Pangalawa, itong ating REIT, ito ay Real Estate Investment Trust. Pangatlo, IPO, ito naman ay Initial Public Offering. At ang pang-apat, FOO, ito ay Follow-on Offering. At ang panghuli, ang ating PSEI, ito naman ay Philippine Stock Exchange Index. Okay? Alamin din natin at kilalanin ang naging founders ng ating PhilInvest Land Incorporated. At ito ay nanggaling sa ating Wikipedia. At siya naman ay si Mr. Andrew Low Gosianon Sr. Ito siya guys, no? Itong nasa picture. He was a Filipino businessman and investor. He was best known for running PhilInvest Development Corporation, a major Filipino conglomerate which owned most of PhilInvest Land Incorporated and East West Banking Corporation. Gosianon also focused on biofuels and has acquired 2 sugar mills and a plantation. Siya naman ay pinanganak noong November 24, 1927, Republic of China. Chinese ito. Chinese descent itong si Mr. Andrew Low Gosianon Sr. At siya ay namatay noong March 10, 2016. Nationality, Filipino. Children, 4 yung naging anak naman ni Mr. Gosianon. Net worth, $900 million since year 2015 pa ito guys, no? At ang asawa niya, mayroong nakalagay dito, si Mercedes Gosianon. At mamaya aalamin din natin yung mga active na naging board of directors ng ating PhilInvest Land Incorporated. Okay? Ito naman yung company name ng ating PhilREIT. Basahin natin. PhilREIT is the Real Estate Investment Trust REIT unit sponsored by PhilInvest Land Incorporated, FLI. It was formerly CyberZone Properties Incorporated. Ang dati niyang pangalan, CyberZone Properties Incorporated. At ngayon, ang bago na niyang pangalan, itong ating PhilInvest Land Incorporated na. Yan guys, no? Na in-offer nila yung kanilang mga buildings dito sa ating Real Estate Investment Trust at tinawag na itong PhilREIT. The offer period runs until August 3. It is scheduled to make its debut at the Philippine Stock Exchange on August 12 under the ticker symbol PhilRT. Yan yung magiging symbol niya kapag ititrade na sa ating PSE Stock Market Philippines, magkakaroon ito ng symbol na PhilRT. At ang kanyang listing date, August 12 naman ito makikita na pwedeng itrade sa ating PSE Stock Market Philippines. At yung kanyang initial public offering o IPO, nagsimula na ito kahapon at matatapos ng August 3.
Kaya kung trip at kursonada ninyong mag-subscribe o bumili ng mga investment shares ng ating PhilReit o PhilInvest REIT bago yung kanyang listing date, pwede na ninyong i-check yung mga broker account na ginagamit ninyo guys, kasi open na ito para sa kanyang subscription. At mamaya ipapakita natin yung step by step guide kung paano bumili o mag-subscribe ng mga investment shares sa ating PhilRT. Okay? Okay, i-discuss naman natin saglit guys kung ano yung ibig sabihin ng ating REIT. Ito ay nanggaling sa ating Investopedia para well-informed tayo guys, no? What is the Real Estate Investment Trust, REIT? A Real Estate Investment Trust is a company that owns, operates, or finances income-generating real estate modeled after mutual funds. REIT pool the capital of numerous investors. This makes it possible for individual investors to earn dividends from real estate investment without having to buy, manage, or finances any properties themselves. Yan guys, no? Ito naman yung kagandahan ng ating REIT, kasi hindi na tayo yung mismong kagaya nung araw na bibili tayo ng mga properties at imamanage natin ito para kumita guys, no? Na tinatawag na real estate. Pero ngayon, pwede na tayong maging investors lang sa pagbili ng mga shares dito sa ating Real Estate Investment Trust na inoffer nila sa ating PSE Stock Market Philippines. At kung mag-appreciate yung value nito, doon naman tayo kikita guys, no? I-check din natin yung mga key takeaways. A Real Estate Investment Trust, REIT, is a company that owns, operates, or finances income-producing properties. REIT generates a steady income stream for investors but offer a little in a wake of capital appreciation. Most REIT are publicly traded like stock, which make themselves highly liquid unlike physical real estate investments. REIT's investment is most real estate property types including apartment, buildings, cell towers, data centers, hotel, medical facilities, offices, retail centers, and warehouses. Liquidity, diversification, transparency, stable cash flow through dividends, attractive risk-adjusted return. Yan yung mga key takeaways naman ng ating Real Estate Investment Trust o ang ating REIT guys, no? Okay, talakayin din natin yung pinaka-importanting part nito guys kung paano naman kumita dito sa ating REIT o ang ating Real Estate Investment Trust. How to make profit in REIT? There are two ways to make profit naman sa ating REIT guys, no? Una, ang ating stock market appreciation of price value. Kapag ito ay tinitrade na sa ating stock market Philippines, nag-appreciate yung value naman nito dahil pinapasok ito ng ating mga investors naman guys, no? Ang ating mga REIT. Yan yung unang way para kumita tayo. Ang appreciation of price value sa ating stock market. Pangalawa, na para kumita tayo dito guys, through dividends naman guys, no? Kasi meron itong annual percentage on dividends. Kaya pang long term ito. Para sa mga naghahanap ng mga long term investment o yung mga may pera sa banko na hindi naman nagagalaw guys, no? Na matagal ito para bago galawin, mas magandang i-invest nyo muna sa ating REIT o ang ating Real Estate Investment Trust kasi nagbibigay naman ito ng annual percentage on dividends kasi sinishare nila yung interest earn o yung ating profit earn ng kanilang mga real estate sa ating mga investors naman na kumuha ng kanilang investment shares naman dito guys, no? Kaya maganda ito para sa mga merong mga itinatagong pera na hindi gagalawin ng long term guys, no, sa banks. Mas magandang ipasok nyo dito sa investment ng ating REIT o ang ating Real Estate Investment Trust naman para kumita pa ng mas malaki yung mga pera ninyo na nakatambak lang o nakaimbak lang sa ating mga banks naman guys, no? Kasi mas malaki yung ibibigay na profit ang ating REIT kaysa sa mga interest earn na makukuha naman natin sa mga banks. Kaya kayo na ang humusga naman dito guys. Okay? At pasukin naman natin yung website ng ating PhilInvest REIT para ma-discuss natin yung mga important details of information dito. Ito naman yung kanilang company background.
PhilInvest REIT Corporation. PhilInvest REIT is a wholly owned subsidiary of PhilInvest Land and maintains a highly competitive and attractive portfolio of the office buildings, which cater mainly to multinational business process outsourcing BPO firms. Most of the company buildings are located in Northgate Cyber Zone, a Philippine Economic Zone Authority, PEZA registered in IT Park, PhilInvest City, Alabang. Competitive rental rates and fiscal and non-fiscal incentives arising from its PEZA registration attract BPO companies to lease office space in Northgate Cyber Zone. Another buildings in located in Cebu Cyber Zone, Lahog, Cebu City, where locators likewise enjoy various fiscal and non-fiscal benefits in compliance with Republic Act No. 9856, otherwise known as the REIT Act of 2009, PhilReit shall operate as a real estate investment trust. Yan guys, no? Sila naman ay approved dito sa Republic Act 9856, kaya nakapasok ito sa ating Security and Exchange Commission ng ating PSE Stock Market Philippines na i-offer ng Real Estate Investment Trust, at registered din sila ng PEZA o ang ating Philippine Economic Zone Authority. Kaya pang worldwide yung offering ng kanilang mga buildings naman dito, o high-end buildings yung in-offer nila dito sa Real Estate Investment Trust. Okay? Saka itong link pala ng ating PhilInvest website, nilagay ko pala dyan sa baba ng ating description box para kung gusto ninyong bisitahin ito, at kung meron pa kayong gustong aralin sa kanilang website, i-click lang ninyo yung link na yan para sa inyong karagdagang informasyon. Okay? I-discuss na natin itong PhilReit at a glance. Ang kanilang in-offer sa IPO, nasa 12.6 billion pesos. Ang presyo nito kada share, 7 pesos per share. Ang property, total property value nito, nasa 48.5 billion pesos. At ang kasama sa kanilang offering ng IPO, nasa total of 17 world-class grade A building rated by GLL. At 16 buildings nito, located naman sa Northgate Cyber Zone, PhilInvest City. Yung isa, located sa Cebu City. At dalawa sa ino-offer na building ng ating PhilInvest REIT, ito naman ay LEED Gold Certified Buildings. Ito yung tinatawag na Leadership in Energy Environmental Design, at pasok ito sa qualification ng ating mga international investor na naghahanap ng offices dito sa ating bansa. Kasi itong mga building na ito ay pang-international class or type, yung mga tinatawag na high-end building, dahil ito ay certified at accredited ng ating USGBC o ang tinatawag na US Green Building Council Organization ang nag-accredit o nag-certified naman nito. Okay? Occupancy rate as of April year 2021, meron naman itong 90.3% na occupancy rate. Ang kanyang total GLA o gross leasable area, meron itong 300,000 square meter. Occupied gross leasable area list to prime global BPO locators, meron naman itong 88.4%. Occupied gross leasable area list to traditional offices and retail, meron din itong 8.8%. At yung kanyang renewal rate for top 20 tenants as of March year 2021, meron itong 97.6% yung mga magre-renew na tenant niya. Kaya maganda naman itong naging record ng ating PhilInvest Land Incorporated Real Estate Investment Trust. Okay? At dumako na tayo para kilalanin yung mga magagaling na board of directors ng ating PhilInvest Land Incorporated. Itong unang nasa photos natin, siya yung asawa ng namayapang founder na si Mr. Andro Logosyanon Sr. Siya ay si Mrs. Mercedes Tigosyanon. Siya ay Chairman Emeritus Director. Kasunod itong si Mr. Jonathan T. Gosyanon, Chairman. Sinundan siya ni Ms. Lourdes Josephine Gosyanon Yap, Director, President and CEO. Kasunod itong si Mr. Michael Edward T. Gosyanon, Director. Si Mr. Efren C. Gutierrez, Director. Mr. Francis C. Gosyanon, Director.
si Mr. Nelson Embona, Director. Kasunod si Mr. Jimmy Logi San Pedro, Independent Director. Si Mr. Ernesto S. De Castro, Independent Director. At ang panghuli, si Mr. Attorney Bal Antonio B. Suarez, Independent Director. Itong tatlong kasunod na photos ng photos ni Miss Mercedes, itong si Mr. Jonathan, Miss Josephine at ni Mr. Michael Edward, sila yung tatlong anak ng namayapang founder na si Mr. Andro Logos Yanon Sr. at ang nanay nila, itong si Mrs. Mercedes T. Gusyanon. Kaya itong Philinvest Land Incorporated natin, pinamamahalaan ito ng family ng mga Gusyanon. Kaya magagaling yung mga board of directors ng ating Philinvest Land Incorporated. At nung una nga guys, may nabanggit tayong apat yung naging anak ng namayapang si Mr. Andro Logos Yanon Sr. at ni Mrs. Mercedes T. Gusyanon. Yung pang-apat nilang kapatid na si Mr. Andro Logos Yanon Jr. o yung tinatawag na si Mr. Bibot ay namayapa ngayong taon, kaya wala na siya dito sa photos ng mga board of directors. Okay? At ito naman yung namayapang kapatid ng mga Gusyanon family. Ito ay naitala sa ating Manila Bulletin. Naitala ito May 24, 2021 by James A. Loyola. Siya ay si Mr. Andro Bibot T. Gusyanon Jr. Siya ay namatay sa edad na 69. Former Vice Chairman of Philinvest Land Incorporated, Andro Bibot T. Gusyanon Jr., a leader in the Philippine real estate industry, has passed away on May 21, 2021 at the age of 69, shortly after his return from overseas for the treatment of a malignant illness. Yan yung photos ni Mr. Andro Gusyanon Jr. In a statement, the Gusyanon family controlled Philinvest Development Corporation said its former member of the board of directors passed away on May 21, 2021, surrounded by his loved ones. Kaya our condolence po to the whole family of the Gusyanon family. At tingnan naman natin yung mga in-offer na building ng ating Philinvest Land Incorporated REIT o ang tinatawag na Real Estate Investment Trust. A total of 17 buildings ito. Yung 16 buildings located ito sa Northgate Cyber Zone City, Alabang, at yung isang building nito located naman sa Cebu City. At ang mga building na ito, accredited ito ng PEZA o yung tinatawag na Philippine Economic Zone Authority. Ang ating building number 1, itong 5132, building number 2, Access Tower 1, building number 3, Capital 1, building number 4, Philinvest 1, building number 5, Philinvest 3, building number 6, Philinvest 2, building number 7, I have 1, building number 8, I have 2, building number 9, Plaza A, building number 10, Plaza B, building number 11, Plaza C, building number 12, Plaza D, building number 13, Plaza A, building number 14, Victor 1, building number 15, Victor 3, at ang building number 16, Victor 2. Yan yung mga building na nandito sa Northgate Cyber Zone City, Alabang. Tignan din natin yung nasa Cebu City. Ito naman yung building na nasa Cebu City, itong Cebu Tower 1. Yan yung total 17 buildings na ino-offer ng Philinvest Land Incorporated sa kanilang REIT o Real Estate Investment Trust. Okay? At ito naman yung map overview ng mga buildings na ino-offer ng ating Philinvest Land Incorporated sa kanilang REIT o yung tinatawag na Real Estate Investment Trust. Tignan natin yung zoom in overview. Ito yung mga building na diniscuss natin kanina, yung 16 buildings na located sa Northgate Cyber Zone City, Alabang. Okay? At i-discuss naman natin yung summary of detailed information ng ating PhilREIT o ang ating Philinvest Real Estate Investment Trust para sa kanyang initial public offering IPO. Una, itong kanyang offering date
Open na ito. Nagsimula ito July 22, 2021 hanggang August 3, 2021 up to 1 PM. Listing date, August 12, 2021. Ito yung date na makikita nating tradable na sa PSE Stock Market Philippines ang ating fill read. At ito rin yung date na makikita natin kung magkano yung na-approvehang binili nating investment shares kay fill read. Price per share, 7 pesos per share naman ito. Payment method, auto debit from your broker account. I-auto debit lang dito sa inyong broker account yung subscription na bibilhin ninyo, kaya siguraduhin meron kayong enough buying power naman dito. Maximum qualified number of shares to order, no limit, but for the approval of your broker. Allocation, if oversubscribed, your broker reserves the right to accept, reject, or scale down your subscription request. Kung magkano yung target budget ninyo na bibilhing investment shares sa ating fill read, ilagay lang ninyo, bahala na yung broker ninyo kung magkano ang maaprubahan naman dito. Subscription status, open from July 22 until August 3, 2021. Anytime pwede naman na kayong mag-fill up ng online investment subscription kay PhilRead kasi 24 hours ito magmula July 22 hanggang August 3. Types of subscription, your broker account online subscription. PhilRead expect to raise funds, 12.6 billion pesos yung nire-raise na funds naman ng ating PhilInvest REIT, FLI company, PhilInvest Land Incorporated. PhilRead offered 17 buildings, world-class grade A office buildings. Gross leasable area o GLA, meron naman itong 300,000 square meter na gross leasable area. Location, 16 buildings located in Northgate Cyberzone, PhilInvest City, Alabang. At yung isang building, located ito sa IT Park, Cebu City. Kasi total of 17 buildings yung ino-offered ng ating PhilRead. Ito yung diniscuss din natin kanina. High-end building certification, world class. Two buildings are LEED Gold certified buildings, o yung tinatawag na Leadership in Energy Environmental Design, na accredited ito ng US Green Building Certified. Property value, ang total naman ng property value ng ating PhilRead, meron itong 48.5 billion pesos yung 17 buildings na ino-offer nila sa kanilang REIT o Real Estate Investment Trust. Occupancy rate 90.3% as of April year 2021. Occupied gross leasable area 88.4%. Global BPO tenants, o ito yung tinatawag na business process outsourcing company, kagaya ng ating mga call center company. Founder, Mr. Andrew Low Gusyanon Sr. and Mrs. Mercedes Gusyanon. Chairman, Mr. Jonathan Gusyanon. Board of Director, Ms. Lourdes Josephine Gusyanon Yap, Director, President and CEO. Board of Director, Mr. Michael Edward Gusyanon. At yung pinaka-important part ng ating summary of detailed information tungkol kay PhilInvest REIT, yung kanyang expected gross indicative dividend rate, meron naman itong average of 6% annual dividend rate na ibibigay. Mas malaki ito kaysa sa idineclare ng ating Double Dragon Meridian Park nung nagkaroon ito ng IPO na tungkol sa kanyang REIT. 5% lang yung idineclare ng ating Double Dragon Meridian Park sa kanyang Real Estate Investment Trust. Kaya mas malaki itong dineclare ng ating PhilInvest REIT kasi meron itong 6% average annual dividend rate. Okay? Okay, at dumako na tayo sa huling part ng ating video para ipakita kung paano mag-avail ng online investment subscription para sa ating stock na si PhilInvest REIT. At ang ginagamit nating PSE broker account, ang ating Call Financial Broker account. Kailangan lang nating mag-login dito sa aking account para maipakita kung paano yung tamang proseso ng pagbili ng mga investment shares sa IPO ng ating PhilInvest REIT. Okay, mag-login tayo. At pagkatapos nating mag-login,
nandito na tayo sa homepage ng aking Call Financial Broker account. Buksan natin itong ticker dito sa taas. Yan naman yung ticker ng ating mga stock dito sa PSE Stock Market Philippines. Puro red yung karamihan kasi last Friday is down yung ating PSE index. At saka dito guys, makikita ninyo dito sa baba ng ating header, dito nyo na makikita yung nakalagay na Philinvest REIT Corporation, PhilRT Initial Public Offering. Click here. Ito lang yung ikiklik natin para makapasok tayo doon sa online subscription form ng ating Philinvest REIT IPO. Mamaya ikiklik natin ito. Okay? At bago natin puntahan yung kanyang subscription form, i-check muna natin kung magkano yung available buying power natin dito sa ating portfolio. Kaya puntahan natin ito. Pindutin natin itong trade at saka pasukin natin yung ating portfolio. Click natin ito. At nandito na tayo sa aking portfolio. Makikita ninyo dito meron pa akong available buying power na almost 10,000 pesos. Kaya pwede pa tayong mag-avail ng online investment subscription sa IPO ng ating Philinvest REIT. At dito rin makikita natin sa aking portfolio pagkatapos nating mag-subscribe ng online subscription form ng ating PhilREIT, dito makikita yung status niya sa View IPO Request Status. Mamaya titingnan din natin after nating makapag-subscribe kung pumasok na dito sa ating View IPO Request Status. Okay? At balik na tayo dito sa ating homepage at i-click na natin itong Philinvest REIT Corporation PhilRT Initial Public Offering. Click here. Click natin ito para makapasok na tayo doon sa kanyang online subscription form ng ating Philinvest REIT IPO. Click natin. At ito naman yung kasunod na lilitaw, yung kanyang warranty on eligibility to subscribe to the offering. Kailangan lang natin itong i-confirm. Kaya pipindutin natin itong unang nasa box dito sa baba. I or we confirm the representation and warranties above. Pindutin natin ito para mapasok pa natin yung detailed information ng ating PhilREIT IPO. Okay, pindutin natin. At pagkatapos nating ma-confirm, ito na yung kasunod na lilitaw sa kanyang important detailed information. Nakalagay dito, IPO Announcement, Philinvest REIT Corporation, PhilRT. Ang kanyang price per share, 7 pesos per share. Minimum subscription, 1,000 shares thereafter in multiples of 100. Ang minimum na pwede nating bilhin, 1,000 shares. Kaya kung 7 pesos ang per share times 1,000 share, 7,000 pesos yung pwedeng minimum na bilhin dito. Pero kahit 100 times na maulit ito, pwede pa rin. Yun lang yung minimum shares, yung 7,000 pesos. Kasi 1,000 shares. Listing date, August 12, 2021. Ito naman yung date na makikita at tradable na itong ating PhilRT sa Stock Market Philippines. At ito rin yung date na makikita natin kung magkano yung naaprobahang binili nating shares kay Philinvest REIT. At i-discuss natin itong table dito sa baba. Itong table natin, meron dalawang option naman kung paano ka makapag-subscribe ng subscription sa investment para kay Philinvest REIT. Itong option 1, Local Small Investors, LSI, through PSA ASA. Pero ang focus natin dito guys, itong option 2 kasi online subscription yung ating i-discuss naman dito. Itong option 2, Call Financial Broker Account, Online Subscription. Offer period, nagsimula ito July 21 at matatapos hanggang August 2, 2021. Last day till 1 p.m. Ito naman guys, anytime ito pwede kayong mag-online subscription kasi 24 hours ito no, magmula July 21 at matatapos sa August 2, 2021 ng 1 p.m. How to subscribe? Click here. Ito ikiklik natin mamaya para mapuntahan natin yung kanyang online subscription form at makapag-fill up tayo ng investment shares na bibilhin natin sa IPO ng ating Philinvest REIT. Payment method, auto debit from call account. Ito naman guys, auto debit na ito kung magkano yung ma-approve na bibilhin nating share.
Kaya tinignan natin kanina kung magkano pa yung buying power natin para masigurado natin na yung target budget natin is magkasya doon sa bibilhin nating online investment shares kay PhilReit natin. Allotment, limited to broker allocation by the PSE. Maximum qualified number of shares to order, no limit, but if oversubscribed, shares will be raffled. Kaya kung magkano yung budget ninyo, ilagay lang ninyo kasi nakalagay naman dito, no limit. Bahala na yung broker account ninyo kung magkano yung maaprubahan naman dito. Allocation. If oversubscribed, call reserves the right to accept, reject, or scale down subscription request. Subscription status. Open na ito guys, no? Kasi nag-open nga ito noong July 21 at matatapos ito sa August 2, 2021. Kaya kung kursonada ninyong mag-subscribe ng investment shares sa ating PhilInvest REIT bago yung kanyang listing date, i-check na ninyo yung mga ginagamit ninyong PSE broker account at pwede na kayong mag-subscribe ng online investment subscription sa ating PhilInvest REIT IPO. Dito sa baba, may makikita rin kayo kung gusto ninyong basahin ito. May nakalagay na Terms of the Offer, Company Prospectus, Implementing Guidelines for Local Small Investors, at itong PhilRT, Attractive Risk Return. Okay? Puntahan natin yung kanyang How to Subscribe. I-click natin ito para makapasok tayo sa kanyang online subscription form at ma-fill upan natin ito. Okay, puntahan natin at click. At andito na tayo sa online subscription form ng ating PhilInvest REIT. Ito yung kanyang request form na pipilapan natin para makapag-subscribe tayo ng investment shares dito. Meron ditong 6 na instruction, pero ang pinaka-importanting part ng instruction na dapat masunod natin itong number 1 hanggang number 4. Basahin natin, number 1. Read the terms and condition. Number 2, enter the number of shares you would like to subscribe for. Number 3, click on the calculate subscription value button to determine the total subscription value. At yung panghuli na importante dito, itong ika-apat guys, no? Click on the submit and print button. Itong number 5, you can view the status of your request under trade portfolio. View IPO request status. Yung na-discuss natin kanina na after nating makapag-fill up ng subscription form, pwede nating makita doon yung status naman ng ating sinubscribe na investment shares para kay PhilInvest REIT IPO. Itong number 6, you may adjust your subscription anytime during call's offer period by clicking on the IPO FOO banner located in the homepage. To cancel or adjust any subscription made, simply place a zero or adjusted amount on the number shares field, then click calculate subscription value, then click submit and print. View the status of your request under trade portfolio. View IPO request status to confirm if the change has been made. There is no need to fax the subscription confirmation to call. Itong number 6 naman guys, kung sakaling nagkamali kayo o merong kayong babaguhin na amount value sa inyong subscription form, ito yung gagawin lang ninyo. Kaya nga ang sabi natin, dapat siguraduhin ninyo yung target price na bibilhin ninyong investment shares sa ating PhilReit para hindi na magka-problema at hindi nyo na gagawin itong instruction number 5. Okay? At itong nasa baba, ito naman yung subscription form na pipilapan natin para makapag-avail tayo ng online investment subscription sa ating stock na si PhilInvest REIT sa kanyang IPO. Tignan natin ito. At ito na yung online subscription form na pipilapan natin para makapag-avail tayo ng online investment shares ng ating PhilInvest REIT IPO. Terms and condition, offer price 7 pesos per share, minimum subscription 1,000 shares. And thereafter in multiples of 100 shares, offer period July 21 hanggang August 2, call and offer August 2 at 1 p.m. Payment terms, auto debit from your call account.
Ito yung diniscuss na natin kanina, guys, no? Ito naman yung instruction at confirmation na mag-a-avail tayo ng online subscription ng ating investment kay PhilInvest REIT. Ito lang yung fill upan natin. I blank. Itong blank na ito, ito yung pangalan natin. An account holder with Call Financial Group Incorporated with account number blank. Itong blank na ito, account number, would like to subscribe to the initial public offering of PhilInvest REIT Corporation. I have read the initial public offering terms and condition and confirm that I are eligible to avail the same. I shall hold call harmless from any damages or claims which may arise from the reliance on representation and warranties. I understand that your attempt of to source out my request will be on the best effort basis and hold Call Financial Group Incorporated under no obligation to fulfill our complete our order. This likewise serves as an authority to Call Financial Group Incorporated to debit my account from the sum indicated below after the subscription deadline. Below are the details of my request. Numbers of share. Ito yung bibilhin natin kung magkanong shares yung ilalagay natin dito. Sabi nga natin kanina, 1,000 shares yung minimum naman dito. At nakalagay dito, 7 pesos per share. Ilagay lang ninyo yung shares na bibilhin ninyo, tapos pindutin ninyo itong calculate subscription value para malaman ninyo yung total subscription value na lalabas dito sa baba. Pero ang calculation lang niyan, guys, number of shares times 7 pesos. Yan yung total calculated subscription value na. Ang pagbili ng shares, per board lot pa rin ang i-consider dito. Kumbaga ang minimum shares is 1,000, pwede itong maulit ng 100 times. Kumbaga parang bibili ka ng isang bugkos na sitaw, ang bilang nun ay 1,000 piraso. At bibilhin mo ito ng 7 pesos kada piraso naman nito. Kaya kung bibili ka ng sitaw, ang isang bugkos is 7,000. At pag pumili ka ng pangalawang sitaw, yung shares na yon is 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, hanggang 100 ulit yon. Kaya pwede kang bumili hanggang 100,000 shares na 7 pesos kada piraso naman nun, guys, no? Yan yung pagbili ng shares naman dito, yung tinatawag na per board lot. Okay? Pero hindi ka pwedeng bumili ng kada piraso ng sitaw kasi ang bilihan naman dito is kada bugkos ng sitaw. Yan yung konsepto ng per board lot na tinatawag sa pagbili ng mga investment shares. Pero huwag kayong maguluhan, guys, kasi hindi sitaw yung bibilhin natin dito, kundi yung investment shares ng ating PhilInvest REIT IPO. Okay? At fill upan na natin itong investment subscription form ng ating PhilInvest REIT. Ang pwede nating mabili sa ngayon ay 1,000 shares lang yung pinaka-minimum shares. Kasi nakita natin kanina yung ating buying power ay nasa 10,000 pesos. Kaya pwede lang itong makabili ng minimum shares na 7,000 pesos naman dito. Yan, nilagay natin yung 1,000 shares at 7 pesos per share. Pinindot natin tong calculate subscription value. Ang lumabas is 7,000 pesos yung ating bibilhing total minimum shares ng ating PhilInvest REIT. Tsaka pipindutin na natin itong ating submit and print. Pindutin natin to para maisubmit na yung ating subscription ng ating investment kay PhilInvest REIT. At pagkatapos na nating mapindot yung submit, ito na yung kasunod na lilitaw. Magkakaroon na ng confirmation na na-receive na ito ng inyong PSE broker account. Nakalagay dito, Call Financial, this serve as a copy of your IPO request. At dito sa baba, makikita ninyo yung kung magkano yung inabil ninyong online investment subscription. Yun naman yung lilitaw, guys, no? Number of shares, 1,000 ang bidili natin. Ang total subscription value, 7,000 pesos. At nakalagay dito sa baba na natanggap na ng inyong PSE broker account. Thank you very much. Ibig sabihin, confirm ito na na-accept na sa inyong PSE broker account. Kaya mamaya, titignan natin yung status ng ating online subscription sa investment kay PhilInvest REIT doon sa aking Call Financial Broker account.
titingnan natin sa aking portfolio yung status naman nito. Okay? At muli tayong nag-login sa aking Call Financial Broker account para tingnan natin yung status ng ating online investment subscription kay PhilInvest REIT. Puntahan natin yung aking portfolio. Click natin to. Okay, nandito na tayo sa aking portfolio. Kung mapapansin ninyo guys, itong ating buying power, hindi pa ito nagbago kasi yung deduction nito ng auto debit is sa August 12 pa ito kung magkano yung maaprobahan dito na online subscription na binili natin. At tingnan naman natin yung status ng ating online investment subscription kay PhilInvest REIT. Pindutin natin itong View IPO Request Status. Click natin to. At ito na yung naging status ng ating IPO subscription na receive na ng ating Call Financial Broker account, yung ating subscription na ginawa. Nakalagay dito guys, IPO PhilInvest REIT Corporation. Request share, meron tayong 1,000 shares, IPO price 7 pesos, total requested value 7,000 pesos. Itong approved shares wala pa kasi under process pa ito. Malalaman ito sa August 12 pa sa kanyang listing date kung magkano yung maaprubahan. IPO price 7 pesos, total approved value, ito sa listing date din ito makikita guys, no? Itong date na pre-nasis natin ngayon, July 25, 2021, status received. Nung nakaraang mga IPO ng ating stock na si Monde Nascent Corporation at yung ating Double Dragon Meridian Park REIT Incorporated, kumuha rin tayo ng kanilang investment shares sa kanilang IPO. Ito naman yung record na nandito sa baba ng ating table. Okay? Yan ang ating naging step-by-step guide para sa pagbili ng online subscription ng ating investment shares para sa ating stock na si PhilInvest REIT sa kanyang initial public offering. Okay? Alright. At yan ang ating naging step-by-step guide para sa IPO ng ating PhilInvest Real Estate Investment Trust. Kaya kung trip at korsonada ninyong mag-subscribe ng investment sa kanyang initial public offering, open naman na ito guys. Hanggang August 2 yung subscription pa nito. Okay? Magkita ulit tayo sa kasunod nating video. Once again, have a happy weekend Sunday and God bless. Hanggang sa muli.